Maraming dahil sa pelikula ni Ginoong Love Diaz, no? Oo. Kasi marami siyang following sa Europe, yung estilo niya ng kanyang pelikula na nagugustuhan ng mga Europeo. Ngayon, nagka-casting yung director, eh, isa sa mga taga-subaybay ni Love Diaz, yung director, si Mihai. Eh, nakita niya yung pelikulang Sa Norte, Sa Hangganan ng Kasaysayan. Doon, nung pinanood niya yon, nagsimula na siyang ipahanap ako. Metikuloso sila sa pag-iinsayo. Tapos, eh, ang the director is also the writer, kaya gusto niya makuha yung the right tone, yung aming cohesion. Reading pa lang, ang dami ng paulit-ulit, tapos saka namin na iba-block. Iiwanan niya muna kami sandali, actor, para mag-usap kami ng ka-eksena ko kung anong pwede namin gawin. Tapos papasok siya sa room, tapos titingnan niya yung nagawa namin. Tapos pag may mga komento siya, ulitin na namin, o paulit-ulit, hanggang ma-satisfy namin yung director. So, hindi biro yung ensayo. Si Joel ay isang relihiyosong seaman na nakita niya na merong stowaway sa loob ng barko nila. Dalawang Bulgarian yung nakita nila. Yung isa pinatay, yung isa itinago nila. Tatlo kasi kami mga Pilipino dito eh. So, nung bakit ko siya itinago? Dahil nakita ko doon sa kanyang bag, meron siyang daladalang Biblia. Kaya itinago ko siya. Tapos, sa madaling salita, habang tinatago namin, so, unti-unting nadidiscovery ng mga Taiwanese, kapitan namin at mga officers, na meron akong tinatagong stowaway. Kailan ko lang kasi nalaman na halos 80% ng pelikula andun ako eh. So, dahil doon, medyo, hindi pala ako supporting actor dito. Ako pala yung lead. Kailan po kayo lumipad papunta dyan? Kamusta po yung trip? Gaano po kahaba? Kayo lang po ba mag-isa? Ako lang yung mag-isa una, kasi ako nga yung may pinuunan nila ako, kasi mas marami eksena akong i-ensayo. Supposedly, dapat makalipad ako ng Monday, March 15. Eh, nagkaroon ng problema sa aking tourist visa, eh hindi tumatanggap ng turista ang Romania ngayon sa pandemic. Dapat pala working. Tapos, ayaw ako pasakayin sa eroplano. Kaya, tumawag ako sa manager ko, kay Ferdy, sabi ko tawagan mo yung producer, na sabihin ko tumawag dito sa airline na mayroong malaking problema. Tapos, tumawag yung producer, tapos habang ako naghihintay, habang hinihintay ko kung makasakay ba ako, hindi. Tapos, nung okay na, nakausap na ng embassy yung airline, nakausap na ng border patrol ng Romania yung airline, hinayaan na ako. Eh, 9:45 na. Ang flight is 10 p.m. Pumunta ngayon ako sa immigration. Doon sa immigration, yun na, doon kami nagtagal. Ang sinasabi nila, merong inconsistent yung visa doon sa pinapakita kong invitation at sa mga kontrata. So, nila akong paliparin ng the following day. Eh, sabi ko, yung PCR test, kasi 72 hours lang yun eh. So, hindi na pwede. So, kailangan ako mag-PCR test ulit Ulit. para matanggap nila yung kung gusto nila akong paliparin
the following day. Eh, 6 p.m. yung resulta matatanggap namin. Eh, sinabi ko kay Ferdy, Ferdy, pakisabi na lang sa kanila, ayoko naman munang lumipad na yung Tuesday. O, tapos sabi ko, pwede ba ako Wednesday? Kumain naman sila Wednesday. Pagdating sa Istanbul, kasi 13 oras ang flight eh. Tapos Istanbul yes. To Romania, gano'n po katulad? Ano lang, 60 minutes. Ano pong entry point nyo sa Romania? Bucharest, okay. Pero 3 hours ako naghintay sa airport ng Istanbul. Kamusta naman po yung mga first few days? Pakwento naman po, Sir Sol, yung pagdating nyo dyan, weather, pagkain, yung tirahan nyo. Pagdating ko dito, lamig. Malamig. Pero kaya naman yung lamig. Tapos pagdating ko dito, ang katabi ng aming hotel ay simbahan ng Greek Orthodox. Tapos maraming tao na papunta dun sa simbahan at nag-aantanda sila. Yung pag mga Katolik, di ba, pag nag-aantanda sila ng ganito, pag nakikita yung simbahan. Dito, iba kung ang tanda natin ay sa ngalan ng mga anak, Espiritu Santo, kung kaliwa, sila kanan muna. Ganun. Tapos paulit-ulit silang nag-aantanda. Tapos habang nasa labas ka ako kasi kailangan ko muna uminom ng kape at magmanigarilyo ng konti. Nung yung dumadaan sila na parang binabasbasan yung aking pagdating. Bumaba yung director sa mula sa rehearsal room. Tapos niyakap ako, finally, after 4 years, you're here. So, tuwan-tuwa siya. So, dinala na yung gamit ko sa taas, kumain mo na ako. At pagdingin sa pagkain hotel, kasi nasa hotel kami. Paano po pala yung lingwahe nung pelikula? Aralin niyo pong lingwahe nila. Oo, tatlong lingwahe ang gagamitin ko eh. Isa Espanyol, yung Bulgarian. Number 2, English, Tagalog. Aha, may Tagalog, buti naman. Oo, kapag kami ng mga Pilipino, kapag kami na nang magkakaisa na ni Bart Gingona, Noel sa Santo Domingo, at saka ako, Tagalog na. Pero ang tawag Tagalog na isinulat nila, maganda. Taling kami sa Greece eh. Opo. Oo, gano'n po katagal pala dyan, tapos kailan ang lipat sa Greece? Hanggang April 27, kasi bukas, lipat na kami sa ibang bayan. Dito sa hotel, dito kami nag-iinsayo. Opo. Bukas, pupunta na kami sa set. Ah. Kasi malapit sa dagat. Tapos babalik kami dito ulit sa Bucharest for a day para pumunta ng Greece the following day. Mahigpit po ba sila dyan? May protocols din? Meron din mask pero hindi kailangan mag-face face shield. Tapos ngayon magsisimula 6 o'clock sarado na may mga bars. 6 p.m. Tapos 8 p.m. kailangan nasa loob na ng bahay lahat ng tao. Pa PCR kami o swab test kapon. Ay, hindi, Saturday kapon. Last Friday. O kasi bago kami lumipat ng ibang bayan, kailangan pa kita namin yung PCR. Mm-mm. PCR test namin. Kultura nila, may sila kasi na ano may ano sila marami kasi ako nakikita ng pumunta ng simbahan. So, nakatuon lang sila sa trabaho. Tapos tapos mahilig sila sa bar, sa cafe. Siyempre, dala nyo po yung bandila ng Pilipinas dyan. Ano pong mensahe nyo sa industry natin ngayon? Sobrang proud po ng mga tao nung nabalitaan yung pagpunta nyo. Nung nasa airport ako ng Pilipinas, may lumapit sa akin isang Pilipinong seaman, sabi niya. Nabasa ko na
Tuwanto ako at nabasa ko na ikaw ay gaganap sa isang pelikula na ikaw ang magbibida tungkol sa buhay namin. Sabi niya, Ah. oh, sabi, tapos sabi niya, bibigyan mo kami ng dangan. Hindi ako nakapagsalita. Tsaka teary-eyed ako eh. So, sabi niya, pinagmamalaki ko na Pilipino ako. Sabi niya, hindi ako makapagsalita. Akala ko nga ililibre niya ako eh.